This is more of an advice para makita nyo rin ang pananaw ng mga lalaki sa pagkakataong ito kung bakit sa mga nagdaang relasyon sa'yo. Oo, jowa mo, mahal ka, jinowa ka. Pero out of those relationships, walang nag-offer o nagpahaging man lang, napapakasalan ka. Alamin natin! So, eto ang sampung klase ng mga babae na jinowa pero hindi pinakasalan. No offense, man. Baka dahil close-minded ka, kaya hindi ka maihatid-hatid sa dambana. Be open. Being intelligent is the new sexy for girls. At least para sa akin. Pero, kala nyo ba kayo lang ang may challenge sa paghahanap ng tamang guys? Alam nyo, yung mga guys ay challenge na challenge din sa paghanap ng tamang girls na iyahatid nila sa dambana at makakasama sa habang buhay. At kung may katangian ka man na maaring tolerable sa kanya, tapos hindi na umabot hangganan ng pasensya niya bago pa siya mag-propose sa'yo, wala na. Matatapos din talaga. Baka dito sa sampung klase na to ay kasama ka sa isa, at least let me do the puna. Number 10, Miss Dream Academy. Sa akin okay lang to. Gusto ko to. Si Miss Dream Academy ay mataas ang pangarap sa buhay, kaya hindi kanya priority. Pero sa ibang guys, lalo na yung mga KSP, medyo dumarating to sa hangganan. Kayong mga girls, kailangan disidido naman kayo bago nyo sagutin para maging boyfriend. Kailangan malinaw din sa kanya para hindi ka rin naman umiiyak at nasasaktan. Kung priority mo talaga ang mag-aral muna at hindi muna siya, at sabihin mo sa kanya. Kasi mangyayari niyan bago pa kayo mag-break up ng babae na siya. Hindi naman lahat, pero karaniwan dyan malilibog talaga. Ayun naman guys, kapag ganito ang mga chick ninyo, mataas ang pangarap sa buhay, ako nabibilib ako sa ganyan eh. Panalo ako sa ganyan. May pangarap yung babaeng mapangasawa. Oh God, sarap niyan. Pero wag namang susobra. To the point naman girls, na parang nakakabastos na kayo sa mga guys. Iiwanan talaga kayo nun. Maging malinaw o wag muna. Maging malinaw kung maghihintay ba talaga siya. O mas maganda, wag ka na muna pumasok sa relasyon, mag-aral ka muna. At abutin ang iyong mga pangarap. Number 9, pagentista. Kung si Miss Dream Academy ay academic, eto si pagentista ay medyo beauty addict. So puro naman to pag-improve ng kanyang itsura, voice, style, beauty. Masyadong meticulosa sa kanyang sarili. And that is very good naman. Basta nade-develop mo rin ang iyong intelligence at ang iyong pagiging well-rounded citizen. Mahirap din naman kasi, puro packaging ka lang na maganda, pero wala namang laman kahit isang slice na pizza. Number 8, ang baby ni daddy. Ako, natutuwa ako kapag ka ang girlfriend ko ay close sa kanyang tatay, at si tatay close naman sa akin. Di ba ang cool? Mahal ng girlfriend mo ang tatay niya. Dahil sigurado ko yung magiging anak nyo tuturuan kung paano ka mahalin bilang ama. Kaya lang, baka minsan sa sobrang close nito na o-compare mo na, girl, si boy fee kay papi. Magkaiba pa rin yun. Bigyan mo sila ng magkaibang identity. Kasi pag laging ganon, for me, it's very insulting. Nakaisulto yun. Lagi na lang si daddy. Si daddy ko ganito, si daddy ko ganito. Treat your man like a man, hindi like a daddy, okay? Number 7, ukay fan. Okay din naman to. Pasyonista si ate, malajulina ang dating, kaya ukay-ukay enthusiast siya. Siya ang epitomiya ng kantang araw-araw ay magiging Pasko lagi. Kasi para siyang Christmas tree, sa dami ng accessory. Well, natuwa talaga sa'yo si boy P, kaya sa pagiging colorful mo. Kaya lang, dumarating sa time na ang tingin niya na sa'yo ay parang parol sa sobrang dami na kasabit. Siyempre, darating ang panahon magsasawa yan dahil sa patuloy mong pagiging makulay, maghahanap yan ng medyo hindi masakit sa mata. Hahanap yan ng plain shit. So, iwan ka na. At yan ang kwento ni Ukay Fan. Number 6, manang. Okay lang rin sa akin to. Kumbaga si pagentista ay puro sarili niya, pagpapaganda ang iniintindi. Si Miss Dream Academy naman ay puro kaalaman, pagpapalawak ng talino. Ano namang si manang, wala siya noong nasa dalawa. Si manang ay may ganda na pangbahay, napaka-efficient sa tahanan. Wala kang makikitang aligabok. Laging maayos ang bahay, malinis loob at labas, masinop sa mga gamit. Napakasarap kaya ng ganon. Kaya lang, kung laging ganon, wala rin, walang excitement. At ang tendency, ito yung mga babae na palusyang.
palusyang. They don't care. Eh, mahalaga pa rin sa mga guys na laging attractive ang asawa nila. Para nakaka-horny. Well, I mean, kung maalaga ka sa pamamahay, dapat maalaga rin sa sarili. Pangarap, ikaalaman na hindi matatawaran. Next half natin, ito ang mga babae na hindi ko na ayaw ipagtanggol. Kasi may mga katangian sila na sa Bisayan term ay kaguol. Very disturbing. Number 5, si Ate Nega. Si Ate Nega, hindi mo alam kung saan nang galing o baka hindi mo lang maamin na ikaw ay rape victim. Ba't palagi kang negative? Laging nag-aalala. Kulang sa dare. Kulang sa challenge. Kulang sa spice. Ayaw suungin. Dahil laging may alalahanin na hindi naman alam kung saan nang gagaling. Fear of the unknown. Eh pagkaganyan, nakakilabot din naman. Siguro sa bawat plano nyo mag-boyfriend, bawat usapan, eh lagi mong naipapakita yung pagiging nega. At syempre, pag nega ka, na-attract mo yung negative vibes. Nakala mo okay lang sa relationship ninyo. Hindi lang masabi sa'yo ng boyfriend mo, kinikilabatutan na siya sa'yo. So kung ganito ka girl, huwag ka na umasa na gusto ka niyang kasama, lalo na habang buhay pa. Number 4, si drama-rama girl. Ito yung laging may issue, yung daming hugot sa buhay. Laging sad story. Kumbaga si Ate Nega, laging tragedy. Ikaw naman, sad story. Absorb mo na yung mga drama-rama sa hapon. Para kang may anxiety na lagi mo sinasabi kay boyfi, kailangan natin mag-usap. Eh naku, pag ako ganun, natitense na agad ako, eh pag-uusapan. Parang laging big deal. Imbis na light and easy and bubbly ang samahan, itong si drama-rama girl, mas gusto niya may iyakan na hindi mo alam pinanggagalingan. Ina-absorb niya yung drama ng kaibigan, pamilya, kamag-anak. Binubuhos niya, puro sad story. Huwag naman ganun, ang boring girl. Baka si Judy Ann. Naalala mo yung mga back in the 90s, mga teleserye ni Judy Ann? Nakita mo ba siya doon tumawa ng masarap? Yung infectious na tawa na matatawa ka rin? Never. Talagang ang role niya ay maging dramatista mula simula hanggang matapos yung teleserye. Baka ganun ka, iiwanan ka talaga. Susunod! Unang senyalis mo pa lang na ganito ka, kung ako boyfriend mo, agad-agad aalisan kita. I see. Chiki Chikadora. Alam lahat ng gossip sa loob at labas ng showbiz. Business. Parang nandoon siya nung BTS. Alam niya rin ang pangyayari sa mga kapitbahay. Alam niya rin ang mga chismis sa mga kaklase niyo, kaibigan. At kapag siya ang kasama mo sa usapan, walang hanggang pakikialam sa buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan nyo. Ayoko nun eh. Yung mga grabe si ano, no? Di ba niya nare-realize ganyan-ganyan? Bakit makikialam ka sa kanya? Paki mo! Fruiting ko singit mo eh. Eto naman si ano rin naman. O di ikaw na magaling? Ikaw na! Bakit sila na sila pinapansin mo buhay ng ibang tao? Ayoko sa'yo. Chika ka! Susunod! Si Lady Gimikera. Itong si Lady Gimikera, aba matindi. Walang iniisip sa sarili, kundi ang gumimi. Okay naman to. Ito yung pagkasama ka sa bar. Eh hindi ka maubusan ng drinks kasi maraming nag-offer sa kanya. Dahil famous party animal. Eh kung parehas kayo na ugali, okay lang. Pero yun sa bar hopping, eh halos lahat may kakilala at may bumabati sa'yo. Aba iba ang simbolism mo. Animal ka talaga sa party. Ngayon, si Guy, gusto ng something intimate, so sorpresahin ka. Hindi sinabi sa'yo, pupunta sa inyo. Para dalawin ka at makapag-solo kayo. Aba pagdating, sabi ng nanay mo, gumimik daw kayo kasama mga friends mo. Ayari, ibang ambiance. Nakakasawa rin naman yon. Malinaw na malinaw, you're not an ideal woman to marry. Kasi sobrang addict mo sa gimmick at party. At syempre, lahat ng lalaki, ma-share ko lang sa inyo, ay may hinahanap na dawan. Sino yung dawan na yan? Yan yung tumatawa sa jokes niya. Match kayo sa isa't isa. Balanse ang intellect at ganda. Kayang bumalanse sa sistema. At itong sampu na to, katangian niya itong lahat. Pero just a little bit of everything. Maganda ang timpla kaya masarap simsimin. Yan si dawan. Lalo na kung match na match talaga kayo. Siya yung pwedeng kantahan na there's no easy way to break somebody's heart. Nakakahiya naman. Siya na yung tamang timpla. Wawasakin mo pa yung puso niya. Sabi nga dun sa kanta, she acts like a lady till the end. Kagalang-gala, walang duda, dapat pakasalan. Kaya sana girls, tingnan nyo ang sarili nyo ngayon. Open up your mind. This is actually a vlog from a psychologist and dating coach, Dr. Samantha Rodman. At ginagal-jagal ko lang at in-adjust sa Filipino setting. So there you go, please like and subscribe. Click mo na rin yung bell for more of these kinds of episodes. This is Jake Padar Daily. Bye-bye.